Hello everybody, it's me Rachel. I'm a Filipina and I am a converted Orthodox Jew. Welcome to this beautiful place here in Natanya. So napakaganda talaga ng Natanya, guys. Grabe. But anyway, guys, this video was taken noong Independence Day dito sa Israel. Kaso nga lang, dahil nga super busy tayo, natagalan natin sa pag-upload yung ating video. But ganito yung kaganapan noong Independence Day sa Israel. So, walang katao-tao, guys. Naninibago kami nung pumunta kami dito. This is along the beach. Kasi nga, last year, grabe, super crowded dito na area. So, nagtaka ako, guys, bakit kaya walang tao dito? Kung may tao man, guys, yun yung mga nagbabarbecue. Kasi, tuwing Independence Day dito sa Israel, after kayo manood ng air show, ay nagbabarbecue kayo. So, nagtataka ako while naglalakad kami ni David. Kasi, konti lang yung cars and wala talaga masyadong tao. So, ang akala ko, guys, ay late na kami dumating dito kasi it was 12 o'clock na kami pumunta dito sa area na to along the beach kasi ang ganda talaga dito, guys. Super ganda. Kasi nga, nagluluto ako ng pancit because one of our friend was inviting us to go to their place to make some barbecue. So, what I did, guys, is gumawa din ako ng pancit for them. So, ganun tayo mga Pilipino. Kapag ininbita tayo, mayroon din tayong bit-bit for them. So, ganun ako. Ngayon, nung dumaan na kami dito sa area na to, wala talagang tao, konti lang yung may mga bata na naglalaro doon sa park at dito naman sa kabila ay mayroong naglalagay ng tent kasi nga gumagawa sila ng barbecue. So ganito lang ang tao. So sabi ko sa kay David, I think finish na yung air show. So dahil nga Independence Day dito sa Israel, guys, nag-air show talaga yung lahat ng mga fighter planes ng Israel. So dito sila dumadaan kaya sobrang daming tao last year. So nung binasa ni David yung news, nakita niya doon na kinansila pala ng government yung air show dahil nga we are in the middle of war. And that time also, guys, nagsisend ng rocket yung Hezbollah. So, mas pinapriority ng government yung protection sa mga tao dito sa Israel than to make an air show. So, para lang sa amin, para sa akin ha, nakakasad talaga yung ganitong occasion, yung Independence Day, kasi lahat talaga nagsasaya. Pero ngayon, yeah, ang tahimik dito, as in nakakapanibago talaga. Nakakasad man na wala tayong air show this year, pero safety first, yun yung pinaka-importante sa lahat at napakahalaga yan sa government ng Israel to protect their people. So, we salute to all the soldiers na talagang di-protect us and to protect our homeland to all the bad people. That's why we salute to all the soldiers and very proud of them. So, I think, guys, is mag-enjoy na lang kayo sa view. Ito ay like 5 minutes walking from our house. Kaya ang nangyari is naglalakad nga lang kami papunta dito. This is along the beach. Dito kami nagbi-beach kapag summer. Sa ngayon kasi is medyo malamig pa siya ng konti kaya hindi muna kami nagbi-beach. So, nag-i-enjoy na si Makulet, nag-i-enjoy si Mikael bringing the flag of Israel and he is so proud. Jew talaga yung anak ko and also David. So, kami lang talaga yung nandito na naglalakad na may dalang flag dahil nga wala talagang air show. So, ganito yung view, guys. Napakaganda ng Natanya. Napakaganda ng view. And you know what, guys? Since nag-start yung war 6 months ago,
never talaga kaming nakatanggap ng any racket here in Natanya. Kaya we are so safe talaga dito kasi nga Natanya is in the middle of Israel. So, hirap siyang abutin ng mga racket. Kaya, never talaga kaming naka-experience ng mayroon nag-siren. Wala talaga, guys. So, we are so blessed talaga and we are so thankful to Hashem na talagang dito nila niya kami dinala sa Natanya. Kasi safe talaga kami dito. But, yung ibang area, guys, na medyo malapit sila sa Lebanon or Gaza, sila yung nakaka-experience ng rockets doon, yung mga sirens doon, at saka yung mga kids, hindi masyado sila nakapag-school kasi nga because of that situations. But here in Natanya, back to normal talaga yung mga tao dito. Normal yung mga kids, pumupunta sila sa school. Yung mga tao naman is they can go to work every day. So ganito ka normal yung buhay namin here in Natanya. But anyway, guys, as what you see, talagang overlooking tayo sa beach. Nandito tayo sa tuktok and then uupo ka lang dito, guys. Magdadala ka ng books or magre-read ka ng sidor or Bible or whatever you do, talagang nakaka-relax ng mind. Kasi kung ito yung makikita mo, napakagandang view. Kaya napaka-blessed namin dito kasi binigyan kami ng ganitong view ng Panginoon. And look at my kids, guys. Talagang nag-enjoy talaga sila sa weather kasi hindi siya mainit, and also nag-enjoy sila sa napakagandang view. And here we go, naglalakad si Mikael papunta doon sa baba kasi gusto niyang pumunta doon sa water. And sabi ko, no. Kasi nga, it's cold. But anyway, guys, that's for today's ganap. Thank you so much. Thank you for watching. God bless everybody. Happy weekend. Thank you.